Naoya Inoue sa pilitang tatanggalan ng title belt dahil sa paulit-ulit na pagtangging lumaban sa bansang Amerika. And bago tayo magpatuloy kaibigan, please huwag mong kalimutan muna mag-like and subscribe and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, ilang beses na rang binigyan ng pagkakataon ng World Boxing Organization at ng top CEO boxing promoter na si Bob Arum etong si Naoya Inoue na hindi lumaban sa bansang Amerika. Nakita naman natin maraming humahamon talaga pero sila na po ang tumatanggi. At dahil nga nabisto, dahil po kay Luis Neri na nakaban totally sa bansang Japan at ililipat sana yung laban no, dito sa bansang Amerika. Pero tumanggi na naman. Sa muling pagkakataon, itong kampo ni Naoya Inoue na lumaban sa Amerika. Well mga kaibigan, sa pagkakataon ito tama na yung paulit-ulit na pagtanggi. At immediately posibleng matanggalan ng title belt or mapawalang bisa yung mga titulong hinahawakan ngayon ni Inoue. Para saan pa no, na lumalaban siya sa boxing kung hindi naman siya pumapayag na lumaban sa ibang bansa tulad sa bansang Amerika? Eh di doon na lang siya sa bansa nilang Japan na maging hari ng halimo ng Japan, no? Wag sa bansang Amerika at sa ibang mga bansa. Kung titignan nyo mga kaibigan, hindi talaga dapat umahawak ang title belt yung boksingero na duwag lumaban sa ibang bansa. Kung titignan nyo naman, wala namang problema, no? Pero kung may itinatago talaga itong si Inoue at ang kampo niya, eh siguradong tatanggihan sa mga examination dito sa bansang Amerika. Siyempre lahat yan i-check po mga kaibigan. At nga kahit nga po si Casimero Cuadro Alas, eh walang problema no kung sa Japan sila maglaban ngayong 2024 kung sakaling siya ang pupalit dito kay Luis Neri. Ang gusto lamang na ating pambato angas ng Pinas ay maging fair laban. Kapag ka kasi sa bansang Amerika, siguradong patas po yung magiging laban eh. Alam naman natin at nakita na natin ilang beses yan mga kaibigan. Doon pa lang po kay Nonito Donaire, kay Marlon Tapales, ay nakita naman natin no, yung gloves na ginagamit, paulit-ulit na lamang po tayo. Alam natin may bakal na kasama yung sa loob at yung pain reliever na itinuturok, lagi na lamang po yan ganyan no, pampakondisyon niya daw, pampalakas niya daw no. E natural, lumalabas siya sa boxing, eh dapat makaramdam siya ng pain or sakit. Pero yung tinuturok, kung hindi basta-basta pain reliever, sigurado, eh may halo po yun or content yun ng cannabis. Well mga kaibigan, naabangan natin and for sure matatauhan po itong si Inoue dahil syempre yung World Boxing Organization nagde-decide din niya sa mga boksingerong binibigyan nila ng titulo no, at dapat mag-comply sila sa gusto ng bansang Amerika na doon si Inoue lumaban no. Kaya mga kaibigan, napakaraming panghaganapan and please huwag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe for more boxing updates Pilipinas.